Move on tayo sa ating next topic, ha. Nako, ito pong si Zubiri, nagsabi po ito na bago lang din ito ka-coffee na makikipagtulungan po sa FBI. Kasi ngayon at hindi man at large ka-coffee dahil wala pa namang warrant of arrest, no, dito kay Tevez. May mga sinampa na pong kaso pero wala pa pong nilalabas ang mga korte natin ng warrant of arrest laban dito kay Tevez. Pero if ever man ka-coffee, handa daw pong makipagtulungan ang gobyerno ng Pilipinas sa Estados Unidos dyan po sa FBI nila, sa kanilang otoridad para mapauwi o mapanagot dito si Tevez. Kasi yung mga, kasi kanina nung nag-vlog tayo, no, ang sinasabi natin nasa Amerika pa ka-coffee, no, base kasi kay Topacio, kasi siya yung legal counsel, no, siya yung pagsalita, ang alam niya nasa Amerika pa rin. Pero si Rebulya, ang sinasabi niya, wala na sa Amerika, nasa Asia na, no? Nagbiyahe na ito papuntang Asia. Ganun pa man, kahit nasaan pa po siya, malinaw ka-coffee na wala pa po siya dito sa Pilipinas at violation na po ito sa kanyang travel authority dahil hanggang March 9 lang po. Sa balitang ito, kani-kanina lang po yan, kalalabas lang po yan. Actually, mainit-init pa ito ka-coffee, no? Government can work with FBI ng Amerika to bring Tevez to Philippines if strong evidence found, according po yan kay Senate President Juan Miguel Zubiri. Yun ang kinakailangan. Kasi ang korte, bago naman mag-issue ng warrant of arrest dyan, eh, kailangan muna ng probable cause, no? Kasi hindi man pwede bintang lang, no? Kinakailangan may mga ebidensya, ika nga ka-coffee, na magpapatuloy, kahit na hindi pa ganun ka-solid ka-coffee, makitaan lang yan ang probable cause para makapag-issue po ang mga judge ng warrant of arrest. Pero nakapag-issue na po ng search warrant. In fact, no, yung ilan sa kanya mga residents ay napasok na po yan kung saan nahulihan po ito ng mga loose firearms. So, yung iba ay may mga papeles and subject to verification pa yan. Should there be a strong evidence linking Negros Oriental 3rd District Representative Arnulfo Tevez Jr. to the killing of Negros Oriental Governor Roel Degamo and 8 other people, the Philippine government can work with the Federal Bureau of Investigation to bring him in, said Senate President Juan Miguel Zubiri on Saturday. Tevez, who also faced murder complaints for 3 killings in 2019, is currently in the United States. O, sa balitang ito ka-coffee, ha, nasa Amerika pa rin po. At ang batayan natin dito ay ang statement ni Topacio, no? Hindi pa po verified yung nandiyan siya sa Asia. Kung siya talaga ang itinuturong mastermind at medyo matindi yung evidence na laban sa kanya, may remedy naman po doon yung gobyerno na pwedeng kansilahin ng passport kung may warrant of arrest na. At nakikipag-coordinate po sa FBI ng Estados Unidos para tahimik ang pagdala nila o ang pag-apprehend at pagdala nila sa Pilipinas kay Congressman Tevez, said Zubiri in an interview with DWIC. E sana nga ka-coffee, hindi na tayo umabot sa ganyang sitwasyon, no? E sana isuko na lang ka-coffee. Again, wala pa pong warrant of arrest. If ever man na meron na, or actually kahit wala pa, no, na umuwi na ng Pilipinas dito si Tevez, no? Earlier in the interview, when Tevez was not yet named, Zubiri also urged the congressman to face the accusation if he is truly innocent. Umuwi siya sa Pilipinas at bigyan niya ang kanyang testimonya, sabi ni Zubiri. Actually, ang panawagan din ng ilang mambabatas, mga kasamahan niya mismo dyan sa Kongreso, isama na natin, hindi na sa lower house, no, maging dyan sa Senado. Ang panawagan nila dito kay Tevez, umuwi ka na para malinis din yung iyong pangalan. Kasi nababahira na, to be fair sa Tevez's, no, bahid na ang kanilang pangalan. Kasi limitado lang naman yung statement na binibitiwan, no? Walang mga nagsasalita bukod dito kay Topacio. Una, nagsalita si Tevez. Pero ito, si Topacio na lang ang nagsasalita. Kinakailangan din nilang madepensahan ang kanilang sarili. Yun nga lang ka-coffee, hindi ka makakadepensa kung hindi ka nandito sa Pilipinas o kung ayaw ka mong magbigay ng mga statement o ng mga pahayag na paglilinaw doon sa mga akusasyon. Pero sinasabi naman ni Topacio, no, sa proper forum o sa korte nila sasagutin itong mga aligasyon na ito at naninindigan sila na malinis po si Tevez at wala po siyang kinalaman dito. Ang problema, hindi po naniniwala ang mga mambabatas dito dahil sabi nila, malinaw na malinaw kung sino talaga yung involved dito sa insidente na ito. Medyo tumitindi-tindi ka-coffee ha, pang second week na natin ito. Actually, one week, no, kasi weekend din naganap yan. First week ito, itong susunod, in the coming days, magsa-second week na ka-coffee,
headline pa rin ito, hindi pa rin natatabunan. Yung issue tuloy ng fraternity, natambunan na Kakofi, no, dahil sa mabigat na pangyayaring ito. Christian, always watching Kakofi from Baguio City, malamig dyan. Oy, shoutout po sa inyo na nandiyan dyan sa Baguio, ang paborito nating lungsod, no, Baguio City. Elsie Fuentes, ganda gabi sir, from Singapore, hello po sa inyo. Suplada 56, hello, watching from Chicago. Teka, parang naulit na ito. O, nadoble mo lang ng message yan. Suplada 56. Kaya ang pangalan niyo, bro. Suplada 56. Uy, si Kuya Dodong Telmore. Ka-coffee with me, ha? Madili na rano ba? Teka, teka, teka. Kape muna tayo. May pinapa-shoutout sa atin si Kuya Dodong Bortel. Yan, i-shoutout muna natin yung mga kasama ni Kuya Dodong. Mukhang nagtatagay ito, ha. Ano bang iniinom natin dyan? Red Horse o Gin Bulag. Shoutout po na kay Madeline Naram. Ang teka, medyo mahaba ito. Wala lang space ito. Kay Nova Efren, watching you dito sa Taguig. Oy, happy viewing sa mga taga Taguig at sa mga kasama dyan ni Kuya Dodong na nakatutok sa atin. Shoutout po sa inyo dyan. Edit Purpura, hello sa inyo, ma'am. Nubura Baby Ruth, kung wala talagang kasalanan, bakit ayaw niyang bumalik ng bansa? Actually, yun yung tanong na paulit-ulit, no, na kinakailangan talagang masagot dito ng kampo ni Tevez. At hindi lang ni Topacio. Si Topacio lang kasi nagsasalita dito, eh. Axel Roses, no, shoutout sa inyo. Uy, tika, tika, tika. Rosemary Candeliza Beltran, no? Candeliza Beltran. Uy, ka-coffee here, shoutout po sa inyo. Para ngayon ka lang, ma'am, nag-comment dito sa atin. Karen Minyao, sabi nga niya, planted daw yung mga armas at explosive na na-confiscate sa mga bahay niya. Eh, talaga bang sisirain ng mga otoridad ang pangalan nila para madiin siya? Alam naman na mga karaniwang tao from Santa Catalina Town down to Basay na kinakatakutan ang kal nila kasi bumibira nga from Negros Hill before lumipat ng at tumira sa Cebu. Ito, testamento ito ni Karen Minyao, no, na ganyan talaga ang sitwasyon dyan. In fact, no, sinabi na rin naman ni Tevez, no, na may mga nasa uli na sila. Sa kanyang interview mismo, noong naganap itong insidente nito, di ba kinabukasan, naglabas siya ng statement, sinabi niya na rin na may mga nasa na, naisa uli na sila na mga armas. At pag uwi niya nga raw ng Pilipinas, iisa sa uli po yung iba pa pong armas. Eh, yun nga, Kakofi, hindi na nga humantong sa ganong sitwasyon dahil nagkaroon na po ng search warrant at pinasok na, di ba, ang residence na ata ang pinasok dyan at doon nakunan, Kakofi, nakuha itong mga armas na ito. At nako, dagdag na kaso po iyan. Pero dahil kung congressman ito, kapag ang kaso naman ng isang congressman, ang penalty ay 6 years pababa, absuelto naman siya. Pero kung murder yung Kakofi, nako, habang buhay na pagkakakulog dyan, kahit congressman siya o senador, hindi po siya makakalusot dito, hindi po siya absuelto dito. Bobby Gonzalvo, watching from Silicon Valley, dyan sa California. Social, nasa Silicon Valley. Si Sir Bobby, hello po sa inyo. Jaya, oy, goodbye, Tevez. Oy. Nagpaalam na si Jaya, no? Positive yan, sabi ni Edgar. Bahala na kung ano ang mangyayari dito, Kakofi. Pero ang administrasyon ni PBBM, tuloy-tuloy, Kakofi, ang pagsisikap nito na managot ang dapat managot. Kasi yun na nakalulungkot dito, eh. Marami po yung nadamay. Hindi lang ang gobernador ang pumanaw dahil dito, no? Nadamay po yung mga inosente at hindi dapat nangyari ito sa kanila. No? At kahit kanino naman, Kakofi, ang mangyari dyan. At deserve din talaga natin na makahanap ng justisya. Okay. Thank you, Kuya Dom. You're welcome, Kuya Dom. At maraming salamat din sa lagi mong pagtutok dito sa atin. Ha? Di ba, Kakofi, umabot hanggang Paranaque ang pag-aharian ng anak niya, caught on cam. How can he ignore the request of Congress, the expiration of his travel authority, face the court na lang para magkalinawan? Actually, yan yun, Kakofi, no? Alam mo na yan, Karen Minyao. Walang pagbabago ang Pilipinas, sabi ni Suplada 56. Kasi kanya-kanyang protection din kasi ng mga baluarte. Isa din yan sa nagiging problema ng mga Pilipino, no? Edit Purpura, Kakofi, bagay sa iyo yung gupit mo ngayon. Oy, thank you, mama. Actually, hindi pa tayo nagpagupit. Medyo matagal na rin po ito, pero nagsukulay lang tayo. Hoy, anyway, sige, Kakofi, move on tayo sa ating next topic ito, ha. Mainit-init na usapin. Kakoy, teka. Sir Bobby, ako nagpakulay sa atin sa Sir Bobby Gonsalvo. Hoy, marami salamat, Sir Bobby Gonsalvo, sa iyong super sticker. Nandiyan dyan po sa Estados Unidos. Maraming maraming salamat. Sir, laki nito, sir. Ang dami ka pinito na. Gulat ako, sir. Maraming salamat, sir, ha.